Yan. Nandito ako ngayon sa PHA Schubert ng Katbalogan Race. Interviewin natin mga big winner dito ngayon. Isa-isayin natin. Unahin ko si Ex Machina. Yan. Solo winner ito ng Old Bird category. Ina pare, naka 600 plus yan. Putang ina. Yung, Pitong taon? Pitong taon nagulong dito. Sige, sige. Okay. Del, anong masasabi mo sa ano, sa winner mo ngayon na solo winner ng Old Bird category sa PHA? Yung akin? Wala, nakahalaw lang yan. Ha? Okay. Nakahalaw lang, boss. Ano lang yan, test bird. Ilang taon ka nagulong dito sa PHA? Pitong taon. Pitong taon nagulong. Ito pang malong, sumari na, binawi lahat. Nakabawi, ano na yan? Bawi, hindi lang bawi, bawing-bawi. Ha? Yan, solo winner ng Old Bird category yan. Okay? Ibibili ko lang uli ng singsingan pang 10 years. Mas mahal na puhunan ko ngayon, north and south na eh. Kaya nga, kaya nga. Ano masasabi mo kay Bombay, kay Corbo? Si Corbo? Hanggang ngayon, gulong pa rin. Umaasa pa rin. Hindi na naglilipad yan, boss. Ah, hindi na? Hindi na. Breeding na lang siya. Nanawa na. Ayaw nang lumipad. Si Corbo Bombay, tarantado yun. Hindi naglipad ngayon. Okay. Ngayon, puntaan natin dito si Luigi Chua. Yan. Yan. Kaya live. Yan. Live, 2K, Superset. Winner ng Superset 2K yan. Champion ng Katbalogan. Lap champion. Lap champion sa Katbalogan. Leading na ngayon sa Old Bird. Ano sa overall? Young Bird. Young Bird, no? 1.5 si million na. Tindi. Yan. Ano, mapapakain yan. Magkaparte-parte na nanalo. Pagka medyo dominant, arrogante, ayaw pumarte. Okay. Yan na, big winner. Ito. Ito, kumpare ko. Wala ka na masabi, wala na tayo masabi rito. Taon-taon na ito eh. Umay na kami dyan. Lagi Pare, nakakasawa na kasi tingnan yung pangalan mo. Every year. Pare, from Naga, Don Sol, Bulan, Alin. Hinahanap nila pangalan ko sa resulta, hindi makita eh. Oh, kaya nga. Natulog ka na. Ngayon, 2 million na. Oh. Kaya nga sa group chat namin, yun na namin, kasi si parang yung hindi rin nakikita yung pangalan sa malapitan. Sabi namin, pare, pagdating sa dulo, pangalan pa rin hindi ano, lulutang. Ayun nga, nakatotoo na naman. Consistent 2K winner to. Every year. Hindi lang chamba. Hindi na tawag doon, chamba yun. Talagang magaling na. Every year, consistent 2K winner. North and South. Yan si parang Egay. Hindi okay, maniniwala dyan kay parang Egay. So, binibiro lang kayo yun. Yan si Para Ega, hindi sa ano, kaharap ko siya, ano. Siya yung consistent winner na hindi mayabang. Pare, kumukurot lang tayo. Hindi tayo sibapa. Diba? Baka nanalo na. Iba na ang ugali. Si Parang Egay, nananawa na siya papakakapanalo, pero wala kang marinig sa kanya na kayabangan. Swerte pa rin daw, chamba pa rin. Hindi, pare, swerte lang yan. Ganyan yung build yung karera. Hindi na, siguro ibon, malaking factor. Pero yung swerte talaga. Oo. Siguro, kahit naman sino. Pero pare-pare sa'yo, number one is bloodline, di ba? Ako pare, sasabihin ko sa'yo, ngayon ha, sa panahon ngayon, pare-pare sa'yo yan, bloodline, pagkaalaga mo, tsaka swerte. Dati yung swerte, sa 10% lang kailangan mo. Hindi ngayon, di, sa ganitong panahon. Oo. So, dami pa natin kalaban ng lalambat, di ba? Number one natin kalaban ngayon is lambatero. Ah, hindi simple lang yan, pare. Actually, bakit yung mga nanlalambat, okay sila, tumatakbo, binibili ng tao. Kasi yung mga tao, totoo, mahirap mga iba, pangit man sabihin. Talagang yung mga best of the best namin, ng best of the best ng mga idol nila, binibili nila. So, 2K, sabi mo mga 2K banded, kahit nahuli. Pero hindi nila naiisip. Sa lahat ng big group, ang daming bloodline. Paano nyo malalaman anong bloodline? Ngayon, sige, 2K banded yan, bibilihin ninyo, mura, sa mga lambat. Pero hindi nyo alam bloodline, so para kayong bumili ng chop suey. Paano kayo magsisimulaan ng magandang breeding kung hindi nyo alam ang bloodline? Paano kayo magla-line breeding? Yung line breeding niya, yan ang magagaling sa ibon. Sa akin ha, lahat ng mga winner ko puro o halos full cousin breeding, ganun. Pero paano nyo malalaman kung walang pedigree? Yan yung sinasabi ko. Sa una, sige,
para makabili tayo ng 2K ni Rezo. Hindi naman tayo bebentahan ng mura niyan. Pero hindi nyo alam kung anong bloodline. So, doon lalabas, naalatsamba tayo. Magiging chapsuyo na yung ibon natin. Hindi natin alam kung anong bloodline. Wala tayong bagbabalikan. So, hindi natin alam yung susundan natin. So, akala nyo, nakamura kayo. Yes, nakamura kayo. Pero, naging worse lang yung pag-rebreeding ninyo. Kasi hindi nyo alam kung anong bloodline, hindi nyo alam anong pedigree. Hindi porket kamukha yan, kamukha. Halos mga ibon may magkakamukha talaga. Pero hindi nyo alam yung bloodline. Katulad ako, dami kong bloodline. Hindi ko sasabihin. Diba? Kasi, pag yan nalalambat, okay lang, sport tayo. Eh, ganun talaga eh. Pero, hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon na malaman yung bloodline ng ibon ko. Okay. Parang so, pare, kayo... so ang pinakamin na ibig mo sabihin, kailangan talaga malaman mo yung bloodline mo para may basihan ka, para yes, kung sa mga breeding mo, pare, magagamit breeding, mo. Sa breeding nyo, magagamit yan. Kahit gaano kagaling yung ibon na nabili nyo na hindi nyo alam yung bloodline, paano nyo ilaline breed yan? Diba? Line breeding talaga. Sa panlabang ko, experience yung line breeding ang gagaling talaga. Pero pag hindi mo alam yung bloodline, paano? Pag inbreed ka, ibabalik mo sa tatay, sa nanay, wala na, pag-stock pa lang yan. Yun ang point dyan. Meron tayo dapat basihan sa breeding program. Alam natin dapat yung gusto natin. Hindi pa pwedeng bahala na yan. Hindi pa pwedeng ibon ni Rezo yan, ibon ni Victor Pan yan, ibon ni Egayap yan. Hindi. Maniwala kayo sa akin. Lahat yan sa pedigree talaga. Okay, importante nakita, alam natin may basihan tayo. Ayan, nakita nyo ha, yung mga advice ni ano, consistent winner ng 2K ng PHA. Ha? Pakinggan nyo, lahat yan ang sinasabi niya is totoo. Kailangan talaga malaman yung ano yung bloodline ng ibon nyo para doon pwede kayo makumpisa. Para alam nyo kung saan nyo ibibreed, paano nyo gagamitin. Okay? Basta mga kalapatid, sa mga nanlalambat, maging masaya kayo kung yun ang gusto nyo. Diba? Pero si Pare Jimmy, nagreterbas na pa sa negosyo, kaya inaasa sa inyo. Sa so, mga kalapatid natin na tumatangkilik, tandaan nyo lagi. Nakakamura kayo, nakabili kayo ng murang ibon ng mga idol ninyo. Pero bandang huli, kayo rin biktima ng mga nalalambat. Tama, pare. Yan ang tinatang tama, pare. Bumibili sila sa mga nalalambat na ibon. Hindi nila naisip, pare, nangangarera din sila. Ha? May araw din madalambat din ibon nila. Pare, kasi yung lambat, wala naman pinipili yan. Wala naman may piliin yung lambat eh. Sabihin niyo, PHA lang pinupuntarihin. Yes, PHA pupuntarihin. Pero pag lumilipad na ibon, hindi na maalam ng, ng mga nalalambat kung anong ibon yan eh. Kaya nga. So lahat yan, damay-damay lang. Swak lahat yan. Kaya siguro, yung mga effort na namin sa anti-lambat, hindi na rin namin kinakaya dahil ilan lang kami. At the same time, tuloy pa rin kayo na pangkilik, lalo silang dumadami, lalo kami nahihirapan. Ngayon, bilang fancier, kung concerned kayo sa mga lambat at issue na yan, pinakamaganda, huwag yung tangkilikin. Tama. Huwag yung malambat sila. Ulamin nila na araw-araw. Oh. Tandaan nyo, may mga vaccine tayong sinasaksak, lalo yung paramyxovirus vaccine. Pag kinain nyo, hindi nyo alam anong epekto sa inyo. Yun. Kaya nga, pag walang magtatangkilik na... Pare, hindi kaya sila tubuan ng pakpak din yan? Pare, baka nga umigot pa ulo nila. Diba? Hindi mo masabi. Kaya, baka, pare, baka sila naman maging maliling, no? Pare, yun lang, simple lang, di ba? Sa mga tumatangkilik, eh, sa inyo yan. Pero tandaan nyo, ano ang advantage nyo? Nakamura kayo, nakakuha kayo ng ibon. Ang disadvantage na malaki ang disadvantage, yung ibon na nilalaban ninyo in future, malalambat din. At the same time, nag-breed kayo ng chapsuy, na hindi nyo alam yung pinagmumula ng breeding ninyo. So, walang kwenta ang breeding aspect natin. Tama. Thank you, pare, ha. Thank you sa advice sa mga viewers natin. Yan. Hey, pare, wala akong pakialam sa mga taong magagalit sa akin ng mga buwibili ng lambat o mga lambatero. Wala akong pakialam sa inyo. Ang akin lang, may nabalitaan ako. Bakit naman sila magagalit? Katotohanan na sinasabi natin. May nabalitaan ako ha, hindi ko alam kung totoo. Yung isang kaibigan natin na may-ari ng APR, pinagbantaan daw ng mga lambatero. Sa akin nyo gawin yan. Pakita kayo sa akin. Makikita nyo yung hinahanap nyo. Sila pa matapang ngayon, no? Sila pa matapang? Balita ko, pulis daw isa eh. Sige, sa budget hearing ng PNP, kakausapin ko sa PNP chief. Yung police na yan na-identified patapa ko natin sa Mindanao. Okay, very good. Okay. Warning na, ha? Warning na sa inyo yan. Huwag kayong hindi kami nakipagbiroan sa inyo. Okay. Lumaban kayo ng patas, okay? Ako, ibon ko, lambat ninyo, wala akong pakialam.
Pero yung mga taong nagtatrabaho para may taguyod yung industriya natin, maawa kayo. Tama, tama. Okay. Nakakilang, lumabal. Yung mga yun, nagkakalapate para maging masaya sila, nagtatrabaho sila na maayos. Imbis na maibigay nila lahat sa pamilya nila, nag-set aside sila na pangkain ng kalapate dahil passion nila yan. Maawa kayo doon. Ako, lambatin yung ibo ko, go ahead. Ubusin nyo, walang problema sa akin yan. Pero yung mga taong kababayan natin na sulang malimpaglibang at natutuwa na nagpapakahirap magtrabaho, nag-overtime para magpakainin yung mga kalapate nila, maawa kayo doon. Kaya nga, pari passion nila, tapos sa isang iklap lang, pinupost pa nila, ito ibon, nalambat, ganun. So, masakit sa, ano, masakit sa fanshare yan, no? Pero inaasahan yung, natin yung ibon, tapos video, nalambat na. Ako, sa personal ko, lambatin yung ibon ko, akin, okay lang. Walang problema. Pero intindi, unawain nyo yung mga kababayan natin na nagkatrabaho ng mabuti para lang may may tabi para sa ibon na hobby niya yan eh, passion niya yan eh. Kasi nagiging masaya eh. Maawa yun. Parang pinutulan natin ng ano, kasiyahan yung tao. Yes. Parang yung alam mo yung papakahirap sila, nag-o-overtime sila sa trabaho para may pagkalapati sila. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam eh. Napinaghihirapan nila yung pinapakain sa kalapati. Tapos yung konting kasiyahan nila, tatanggal nila yung mga lambatero. Ninakawan na nila yung ano, yung kasiyahan ng bawat puncher. Hindi natin pwede i-deprive yung mga kasiyahan. Ngayon, kayo mga lambatero, o dyan kayo magiging masaya, go ahead. Araw din kayo, maniwala kay sa akin. Okay. Ha? Ikaw, ex-makina. Ano masasabi mo sa lambatero? Wala kang ibon na lambat? Apat, meron. Oh, see? Pinupost pa nila, di ba? Oh. Binenta na nila. Baka daw ibenta pa ng iba eh. Halos lahat naman tayo. Sa akin din, nasa Quezon. Oh. Ha? Tubusin ko daw, 1,005. Oh? Diba? Sabi ko, kainin mo na lang yan. Sa'yo na lang yan. Wala, ano, hindi ko na tutubusin yun. Lamunin mo. Wala, mahirap nakausap yung mga yan, boss. Oh. Ayun pa sa mga yan. Okay, pero congrats ulit sa'yo, ex-makina. Wangbu ka na ngayon. Buti ka mo, hindi ka na dumikit kay Corbolov, kaya binuyanas ka. Yes, boss. Malas yung taong yun. Iwasan mo na yan. Last masabita yan. Parang naalala mo minsan, si Corbolov tumawag sa atin, kumalas daw siya. Loko-loko yan, si Bombay. Pero parang masaya ako kay Rodel. Siyempre. Rodel, sa wakas. Lahat naman tayo. Isang biglahan niyang ubus. Pare, lahat naman tayo, hindi tayo bitter. No? Takanalo tayo masaya. No? Takanalo ko sa man natin, kailan maging masaya rin natin? Kasi tropa natin. No? Kapwa tayo fanshare. Hindi yung ano, yung may inggit tayo, isipan natin ng hindi maganda. Di ba? Basta bilang fanshare, kahit na sino man nalo sa kasama natin, maging masaya tayo. Mas pinalat sila sa araw ng karera kaysa tayo. Yan ang isipin nila natin. Di ba? Para walang bitterness. Simple lang yan, pare. Simple lang yan. Sa mga newbie na, actually marami nagme-message sa akin, sir, tulungan niyo naman ako na ibon, yun know, bibili. So, totoo sila, hindi naman ako nagbe-beta talaga, bibihira. Hindi ako commercial bidder. Ang may advice ko lang, yung passion ninyo, isa puso nyo talaga. Pag-aralan nyo ang bawat pagkakamali. Sigurado yan, mayroon tayong nagawang hindi tama. Ako, nangyayari pa rin sa akin yan, pero pinag-aaralan. So, we need improvement. Na, lagi yan. Hindi porkit na maganda lipad muna 3 taon, mag-i-stick ka doon, okay yung mag-stick ka. Pero once na bumagsak ka ng isang season, back to basic. Okay. Back to basic ka ulit. Kung saan ka na nanalo doon, kasi tayo, ako ha, bilang fancier, greedy rin ako eh. Maganda na yung performance ko, within example, within 7th-8th season, maganda performance ko. Kasi nag-upgrade ako unti-unti. Pag may nakita ko maganda, susubukan ko sa mga out. Pag nakita ko maganda, sa susunod na taon, gagamitin ko. So, lahat tayo, greedy tayo, gusto natin mag-improve na mag-improve. Pero ang kailangan natin talaga, once na, okay, maganda ang nangyari, positive ang outcome. Pero once na isang season, bumagsak yung lipad natin, back to basic ulit, kung anong gagawin natin. Pero pare, sa totoo lang, nakakabilip ka eh, no? You are very consistent, no? Tuloy-tuloy eh. Pare, siguro diba? Pare. Walang parang ano eh, parang walang supply, kasi lahat naman ano, lahat ng kami dito sa ano sa PH eh, takawas ang mag-start ng race namin. Si parang Egan na inaasahan natin.
na at pwede natin sabihin na 99.99% 2K winner na. Kasi diba, every year consistent actually, eh, walang sablay eh. Hindi rin ako minsan, may mga nga time na rin hindi ako nanalo ng 2K eh. Kinatatakutan na si parang Ege dito eh. Para baka next year, ban ka na rito ha. Pero hindi naman lagi. Sabi mo may mga sablay din ako minsan, siguro madala, may sablay din naman ako eh. May hindi rin ako nanalo, katulad last year ng South. Hindi ako nanalo ng 2K. Yung time na yun, wala kasi ako oras, tsaka hindi naman ako nakatutok sa Kalapate eh. Pero wala, malas eh. Pero bumawi kami super. Ang punto ko lang dito, ano lang yan eh, very simple. Siguro, kilala ko ibang ko. Alam ko paano gamitin. Yes. Pero katulad kangina sinasabi mo, di ba? Kailangan alam nyo yung dot line para yung sa line breeding mo, alam mo kung ano gagamitin. Minsan kasi, kahit naman yung bata ko, yung kanang kamay ko, si Jojo, na nag-aalaga, kahit na, ano, nagiging greedy rin yan. Minsan, sumusobre yan sa binibigay, parang syempre, nanggigigil yan eh. Lahat ng pansir ganyan. Lalo pag mabilis yung ibon natin nasa overall, kusunod na lap, gusto niya, lahat tayo gusto natin, mabilis pa rin, di ba? So, masyado tayong greedy, ang dami natin ibibigay. Ayun, babagsak na lang. Kaya, matulin na, gusto pa, mas matulin ha? Pero pare, ito real talk ha, pagdating na South, mas kailangan natin ng consistent. Consistent, basta umuwi lang siya. Hindi mabilis. Yes. Basta consistent. Sa North talaga, kailangan mabilis. Oh. Kailangan kasi North, kasi, North ano, short distance, no? Short distance sa North. Ika nga sa North, kung nag-overall ako champion, nag-overall champion ako noong 2019, ay nagkadurugan, nagka-smash yan. Kaya swerte. Pero kung bibigyan mo ng easy race yan, siguro makikita mo yung pangalan ko, complete lucky nga, pero nasa malayo. Siguro pang 50 overall, 30 overall. Yun lang naman eh, ang akin lang naman eh. Basta huwag lang maging greedy. Tsaka syempre, importante, bloodline, alam natin. Para may pagbabasihan tayo, alam natin yung babalikan natin. Okay, very good. Pare, ang ganda ng advice mo sa mga fanciers natin, lalo na sa mga newbie. Ha? Okay, ina, si Idol Rickson, consistent winner din to, kaya lang, hindi siya pinalat this year. Ganun lang talaga karera, pare, di ba? Okay. Nakita mo, kahit natalunan kami, nakangiti pa rin. Di ba? Mayroong iba dyan na nalo na, nakasimangot pa. Oh. Ganon dito kami sa PHA, kahit na olats, masaya. Alam mo, kasi parehas ang laro dito. May isang tao dito, ang mukha talaga, manalo-matalo, nakasimangot. Hindi mo nasabihin ko sino. Pero hindi, mabait ang tao. Talagang wala siya reaction. Pero ngayon, nanalo yun. Yan lang talaga, no? Yan lang talaga, facial expression niya yan. Facial expression talaga yan. Yan ang facial expression niya. Pero talaga siya, pero mabait yun. Parang kilala ko 'yan pare, parang si Luigi Chua. Ano? Ano siya pare? Luigi Chua 'yun, yung sinasabi ni parang Egay. Yan. LC no, pwede na 'yan. Oh, LC Chua. Din 'yun. Hindi pero mabait 'yun, mabait. Ganun lang talaga siya ever since simula 2004 o 2003 nag-PHA ako. Masungit lang siya tingnan pero mabait. Masungit siya tingnan, mabait 'yun. Magpasok ko ng PHA 2003 siguro yun, 20 years old pa lang ako yun eh. Ganun talaga yung facial reaction niya. Hanggang ngayon, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Kailan sa mga yun eh. Okay, balikan natin to. Ayan o. Upong hari na si Gago. Hello, boss. Diba? Nakita mo, PHA, meron pa kami suggestion box. Yan, at sa likod, di ba? Any suggestion ng member, kailangan sinishoot dyan. Pipirmahan nyo para ano, paka board meeting, mapag-usapan kung anong complain nyo, anong suggestion nyo. Dito, ganun ang PHA. Matanggap kami rito ng mga suggestion, mga complain, para pakaralan ng mga, ano, ng mga director, mga trustee, para lalong gumanda ang pamamalakad ng PHA. O, kaya dumadami na dumadami ang member dito. Di ba? Itong si X-Mac yun ha, dati, lang to, takbuhan lang to, pare, karera nito. Para explain mo sa kanila yung bagong rules ng PHA sa mga sing-sing. Oo. Yung may aluminum band. Ah, right, oo. Ha? Yung aluminum band ng PHA ngayon, tapos yung naka-MacArthur. Kailangan ingatan nyo. Tama ang kabit. Kasi, meron isang tao dito, tatanga-tanga, walang kaalam-alam, nagmi-meeting, alam niya may kakabitan. Baliktad niya na ikabit yung aluminum band lahat. Ayun. Katay. Disqualified din. Hindi ko kinatay pare. Ako yun. Ako yung tatanga-tanga. Hindi ko alam eh. Pero rules is rules.
Okay. Nakita no, ganun sa PHA. 55 na si ko. Even na si parang Igay, ah. Board of Director to sa PHA. Yung aluminum band ng PHA, nakabaliktad siya, ano, baliktad ang pakakabit niya. So, disqualified din siya. Dito sa PHA, ganun. Ay, mamimili pa rin. Walang pinakbibigyan. Total, maaga pa naman, papipiliin ka. Ikaw, bilang fancier, na dumating sa punto papipili, mamimili ako. Kakatayin ko, madidikyo ko. Oh. Madidikyo ko nila. Kaya nga. Kasi, nagtiblas na ibon, sayang. Pero kumuha ka ng bago uli. Umuulit ako bago. Oh. Abot pa naman, parang November pa laban natin. Wala problema, abot naman. Kaya sayang yung sing-sing. Pero okay lang. Eh, kung kakatayin ko yung 50 plus na ibon. Kakatayin. Pare. Walang laman yung love ko eh. Pare, walang bibigyan kita. Pare, ito nga eh. May tumawag sa isang member ng PHA. Hindi ko na sabihin ko sino. Papakyawin daw niya lahat. Sabi ko, hindi. Kasi, pare, bawasan mo muna bago ipapakyaw. Tutusin lang. Maraming gustong bumili ng ibon ko. Sobrang dami. Last time nag-out kami ng mga pang-North ko, sold out kagad. Ngayon at this time, ibibenta ko naman itong mga to, pero palalakihin ko muna ng konti. Para at least, hindi man ako madamot. Para anong oras ka uwi? Kailan? Ngayon. Amin pa, aisip ko pa yung result. Oh, sasabay ako, pare, kunin ko na. Oo, pwede. Pero wala pang sisyu pa. Pero hindi, pare, tatabi ko kayo. Actually, gusto niyang bilhin. Yeah, yan ang parang Igay ko. Si... Alam mo yung ano, yung last note na na-cancel yung risk natin? 8 binigay sa akin ni parang Igay. Ngayon siguro, kahit na 4 lang pwede na para maging 12. Pare, ano pa? Pare, sisyu pa naman to. Kaya hayaan mo muna sila lumaki. Okay. Promise is promise, ha? Oh, nahiya ko sa mga tao, eh. Actually, mga tao, maraming gusto bumili, afford naman daw nila. Eh, tutuusin lang, hindi naman ako commercial breeder. Nagbe-breed lang ako pag panlabang ko. Then, nagpapasobra ako ng breeding para pambenta dahil yung time na si Excellence, laging may game fowl and pigeon expo. So, nahiya ako Excellence as endorser, one of the endorser, kailangan kong bibigyan nila ako ng boot. So, nakakayapag wala ka ibibenta. Okay. Ngayon, itong North ko, i-out ko rin soon yung mga na-disqualified. Marami naman gusto bumili talaga na willing sila sa presyo. Hindi lang mura kasi talagang... Pero para reserve yung 4, ha? Oo, pare, wala ba dyan. Ako si Boy Buraot. Ako sa totoo lang, pare, hindi ako bumibili ng ibon eh. No? Kasi sa dami ng tropa ko rito na okay naman kami, minsan nga, in-offer nila ako, minsan gusto mong ibon. Ha? Hindi ko kailan bumili. Kahit na kanino. Saka humingi ng ibon, binibigyan nila ako. 12? 12-2K. Okay, hanggang dito naman na tayo, ha? Tanghali na. Shoutout pala muna. Salamat muna sa ano pala, ha? Salamat sa Big 3 Feeds. Kay Razor. Si Razor Feeds. Razor, oo. Sila ang gumawa ng Big 3 Feeds namin. So far, okay, maganda ang resulta. Yan, tandaan nyo, yung Big 3 Feeds, yan ang ginagamit ni parang Igay. Sarili ng timpla. Yung Big 3 Feeds, timpla ng mix. Yan yung mixture ng feeds ko mismo. Yan, timpla yan. Ko mismo. Yan. Okay. Yan ang ginagamit namin tatlo. Okay, thank you. Thank you sa inyo, ha? Okay, balik tayo dito. The Philippine Homing Pigeon Association. Erika, Incorporated. Okay. Resort ng Katbalogan Res. Thank you.